taguan naman ninyo siya. Tataguan nyo yun. Para makaganti kayo. Siyempre, darating na sila. Para makaganti ka lang, taguan mo yung bus na yan. Umaga mga kapatid. Yehey, hanggang ngayon wala pa rin akong trabaho. Yes. Alam mo mga kapatid, nakaka-boring na dito sa bahay. Almost tumas na akong tambay dito sa bahay. Wala pa rin akong trabaho. Anyway mga kapatid, Advance Merry Christmas and a Happy New Year sa ating lahat. At sana maging okay na ang next year, ang 2021 sa ating lahat. Sana mawala na yung pandemic. Mga kapatid, meron akong bibigay na tip para sa ating mga biyahero. Ito mga biyahero mga kapatid. Ito ang tip ko sa inyo. Kung sakali kayo ay papasok sa trabaho, at syempre wala tayong sakyan, at ang ating source of transportation lamang ang ating aasahan, ang ating mga bus, mga jeepney, may mga time tayo na almost 1 hour na tayo naghihintay sa wind and shade, nag-aabang ng masasakyang bus para sa papunta sa ating trabaho. May mga moment na hindi sila dumarating. Ang tagal dumating. Bisit na bisit ka na kasi mali-late ka na. Tingin ka na tingin sarilo mo. Late ka na, di pa dumarating ang bus na yan. Ito ang tip ko mga kapatid. Papaano kayo makaganti sa bus na iyong iniintay. Tip number 1 ay ito mga kapatid. Okay? Ready na kayo? Ha? Tip number 1. Ito na ang tip number 1 mga kapatid. Para kayo ay makaganti sa bus na ating iniintay. Siyempre ay 1 hour na, almost 1 hour, almost 2 hours na tayo naghihintay sa waiting shade niya. Hindi pa dumadaan yung bus na ating iniintay. At para kayo makaganti, ganito ang gagawin niyo mga kapatid. Pag nakita nyo na na parating na yung bus na inyong iniintay na almost 2 hours na bago dumating, para makaganti kayo, ito ang gagawin nyo. Taguan naman ninyo siya. Taga! Gago! Para makaganti kayo, siyempre darating na sila. Para makaganti ka lang, taguan mo yung bus na yan. Kahit pa paano, makaganti-ganti ka man lang, makabawi ka man lang sa sama ng loob mo sa tagal mong pag-iintay sa wait and shake. At syempre, pag nagtago ka, ding, ding, ding. Naman, hindi ka makikita talaga. Tagong-tago ka. Pag ikaw naman ay nakita ng konduktor at pinipilit kang pasakayin, wag na wag kang sasakay. Sabihin mo lamang, ang tagal ko naghihintay sa inyo, ang tagal ako naghihintay sa inyo, tapos ngayon pipilitin mo ako? Ano nga? Sa susunod na bus na lang ako sasakay ulit. Ganun lang yun mga kapatid. Kasi bisit na bisit ka na. Oh, ganun lang yun mga kapatid. Para makaganti ka man lang. Diba? Simple lang. Wala kang sinasagasaan tao, wala kang sinaktan, at least naparamdam mo sa kanila na ikaw ay bisit na bisit sa pag-iintay mo sa kanila. Ganun lang yun mga kapatid. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! At siyempre, nakasakay ka na sa bus. Napilitan ka na lang din sumakay sa bus. Kasi makulit yung konduktor eh. At pag makakita mo na malapit ka na ron sa babaan mo, kasi trabaho mo na, andun na eh, malapit na, nakita mo na. Pag inilampas ka ng driver sa iyong dapat babaan, sabihin mo sa konduktor, ba't niyo ako inilampas? Dahil nilampas niyo ako, eh wala akong pambayad dyan. Paglampas niyo sa akin, kasi eksakto lamang yung pambayad ko talaga sa pamasahay ko sa inyo. Ganun lang yun mga kapatid.
Di ba, mga kapatid? Ganda lang yun, mga kapatid. At ito naman, ito na ang tip number 3, mga kapatid. At siyempre, uwi na. Hapon eh. Uwi na. From work to home. At sasakay ka na naman ng bus na yan. Pag nadong ka na sa pa, sa waiting shed uli na yan, na kung saan papunta ka naman sa bahay mo, at marami, pagsakay mo sa bus, bumulong-bulong ka na. Magsalita ka na. Parinig mo sa konduktor habang nagsasalita ka. Sabihin mo ganito. Ano? Siguro, kung hindi ko sa inyo ginawa kanina yon, baka pag-iintay nyo na naman ako ng 2 oras dito sa waiting shed na yan. At sigurado ako, mga kapatid, kinabukasan, maaga na yon, dadaan. Baka wala ka pa rin sa waiting shed na pag-iintayan mo, na ando na yung bus na yun. Iniintay ka na nun, sigurado, mga kapatid. Sure ako, iniintay ka na nun. Dahil sa takot nila na magalit ka na naman. Wala kang sinagasaan tao, wala kang sinaktan tao, wala kang minurang tao. Pinaramdam mo lang sa kanila kung gaano ikaw kasamaan loob sa pag-iintay mo sa kanila. Di ba, kapatid? Ganun lang yun. Mali ka niyan! So, mali ka niyan, kapatid! Tip. Ang tip ng eksperto. Hoy, sinerge ko pa sa Google yan, ha? Pakipindot na lang to. Subscription. Maraming salamat pala sa mga nag-subscribe sa akin, sa mga subscriber ko na datiyang kong subscriber, mga baguhan kong subscriber. Maraming sa pagtitiwala. Maraming salamat sa pagtitiwala niyo sa akin. Thank you and God bless. And advance Merry Christmas and a Happy New Year sa ating lahat, mga kapatid. Lalo-lalo sa mga kabayan kong OFW na mga subscriber ko rin. Ingat po kayo palagi dyan sa ibang dagat, mga kapatid. Sana po ngayong Christmas ay magkasama-sama kayo ng inyong mga kapamilya na narito sa Pinas. Ingat po kayo palagi. God bless and keep safe always. I love you, I love you, I love you. Mwah!